Morality is the judgment to distinguish right and wrong, vision to see the truth, courage to act upon it, dedication to that which is good, and integrity to stand with the good at any price. Naranasan mo na bang madapa ang sugatan? Naranasan mo na bang sumunod para lamang makiayon sa iba? Ang mga tao ay may likas na kabutihan sa kanilang puso. Ayon na sa isang Amerikanong psychologist na si Lawrence Kohlberg sa kanyang teoryang moral development, pinag-aralan niya kung paano pinag-iisipan ng mga bata ang tama sa mali at kung paano nila mapapaunlad ang kanilang kaisipang pangmoralidad. Ang stages of moral reasoning ni Lawrence Kohlberg ay binubuo ng tatlong level: ang pre-conventional, conventional, at post-conventional level. Ang bawat level na ito ay binubuo ng tigdadalawang yugto. Ang pre-conventional level ay ang pagkilala sa kung sino ang may otoridad na siyang nagbibigay ng parusa o reward. Sa ikaunang yugto nito ay ang pagpapataw ng parusa at pagsunod o punishment or obedience. Ito ay ang pagdedesisyon kung ano ang tama sa mali base sa kung anong parusa ang matatanggap. Narito ang aming pakikipanayam kay Jem Darlem M. Flores. Ako po si Jem Darlem M. Flores. Nag-aaral po sa Mabata Elementary School. Ako po 8 years old. Naranasan mo na bang mapalo ng magulang mo? Opo. Bakit ka naman nila pinapalo? Kasi di ako sumusunod sa utos nila. Anong ginagawa mo para hindi ka nila mapalo? Susundin sila. Bakit sa tingin mo kailangan mong sundin yung mga utos nila? Kasi sila yung nakakatanda. Ang ikalawang yugto ng level na ito ay ang tinatawag na mutual benefit. Ito naman ay ang pagdedesisyon sa kung ano ang tama sa mali base sa kung ano ang gantimpalang kapalit. Narito ang aming pakikipanayam kay Shania Briel M. Brescia. Ano ang pangalan mo at ilang taon ka na? Ako po si Shania Briel M. Brescia. I'm 9 years old. Nag-aaral po ako sa Mabatang Elementary School. Kapag ba hindi mo sinunod utos ng magulang mo, ano ang gagawin nila? Papaluin po. Naranasan mo ba ang sumunod sa isang utos kasi alam mo may kapalit? Madalas po, susunod po ako pag may kapalit na pera. Ikalawang level naman ay ang conventional level. Sa level na ito, iniintindi na na mayroong batas na dapat sundin para matanggap at mapanatili ang kayusan. Ang ikatatlong yugto nito ay ang pagtanggap ng lipunan o social approval. Ito ay ang pagdedesisyon sa kung ano ang tama sa mali base sa kagustuhan ng iba. Narito ang aming pakikipanayam kay Eunice Abigail P. Santos. Ano ang pangalan mo at ilang taon ka na? Ako po si Eunice Abigail Santos, 17 taong gulang. Nag-aaral sa Tomas de Mesario College, grade 12 STEM student. Ikaw ba ay may mga kaibigan?
marami at nakilala ko sila sa school ko din, sa TIDEL. Paano mo mailalarawan ang impluwensya ng mga kaibigan mo sa iyong mga desisyon? Mailalarawan ko ito sa pamamagitan ng medyo mahirap ilarawan kasi iba-ibang desisyon yung na mapakinggan ko sa kanila. Minsan hindi ayos, minsan mabuti. Pero mas pinipili kong pakinggan yung maayos na desisyon para sa ikabubuti namin magkakaibigan. Bakit sa tingin mo mahalaga ang sinasabi ng mga kaibigan mo sa desisyon mo? Mahalaga kasi para ano, mas magkaintindihan kayo, less na hindi mag-aaway, iwas gulo, ganun. Kailangan pakinggan nyo yung bawat opinion at desisyon niya sa buhay. Ang ika-apat na yugto ay ang tinatawag na law and order. Ito naman ay ang pagdedesisyon sa kung ano ang tama sa mali base sa mga batas na dapat sundin. Narito ang aming pakikipanayam kay Maria Chanel and Brisha. Ano po ang iyong pangalan at ilang taon ka na? Ako si Maria Chanel and Brisha, 30 taong gulang. Meron na po ba kayong mga anak? Oo, meron 3. Ang pangalan nila ay Shane, NJ, Say. Sa paanong paraan mo po sila dinidisiplina? Si Shane, minsan napapalo ko dahil nga ang bait-bait. Si NJ, minsan ganun din, napapalo rin. Si Say, ganun din, minsan napapalo, minsan nakukurot. Bakit po sa tingin ninyo maling abusuhin ng mga bata? Kasi bata pa sila eh. Malambot pa ang mga buto nila. At pag napalo sila, magkakapasa. Yun ang unang tinitingnan ng mga DSWD or mga police, yung nag-aaral na child abuse ang nagawa mo sa bata. At kasi higit sa lahat, natatakot ako makulong. Ayoko mapalayo sa mga anak ko. Pukuli sila ng DSWD. Pag ako'y naakusahan ng child abuse. Ang ikatatlong level ay ang post-conventional level. Sa level na ito ay may kalayaan ng individual sa pagtanggap ng batas at patakaran na itinakda na otoridad. Ang isang individual ay maaaring hindi tanggapin o sundin ang batas na ibinigay dahil sa pag-develop niya ng kanyang personal code of ethics. Ang ikalimang yugto ay ang tinatawag na social contract. Ito ay ang pagdedesisyon sa kung ano ang tama sa mali base sa batas, subalit alam ng bawat individual na mayroon silang kakayahang magbago. Ang mga kilos ng isang individual ay nababase sa kung ano ang makabubuti sa nakararami. Narito ang aming pakikipanayam kay Geraldine M. Flores. Ako po si Geraldine M. Flores, 38 years old. Meron po akong asawa. Kasalukuyan po siya ngayon na nasa barko. Masasabi ko lang po na talaga naman sa bilang mag-asawa, sabi nga walang perpekto, na kahit na gusto mo siyang unawain, na wala kayong maging hidwaan, pero wala, sabi nga nila, ano ba, it's perfect. Wala po nung nagkaroon ako asawa, hanggat maaari ayoko nung nagkakasagutan kami, pero talagang hindi maiiwasan. Tinatanggap ko lahat pag kami pagkukulong siya, tinatanggap ko para ayoko lang na mag-away kami. Pero sa ngayon, mula nung nag-asawa ako, nakatapos ako ng pag-aaral. Gustong-gusto ko magtrabaho, may experience ko. Pero nakagraduate ako. Pero nung pagka-graduate ko, hindi na ako nakapagtrabaho dahil nga nabuntis ako. Siya, graduate din siya nga ng marine transportation. Kaya mapalad rin ako na pagka-graduate niya mga ilang taon, hindi rin nagtagal, nag-asawa siya. Supling si Rain. Gustong-gusto ko magtrabaho mula noon. Hanggang ngayon, kapag pinag-uusapan namin yun, talagang nagagalit siya. Pero tinatanggap ko pa rin. Pero inuunawa ko siya dahil marami rin nagsasabi na kaya naman niya kayong buhayin kahit na hindi ka na magtrabaho.
Pero minsan, gustong-gusto ko talagang magtrabaho. Kaya lang, sabi nga niya, wala na ako, aalis ka pa ba? Paano na yung mga anak natin? Kaya yun talaga, yun lang naman lagi ang aming hindi pagkakaunawaan. Doon lang kami nagkakaroon ng hidwaan. Nasusolusyonan namin na kapag sinabi ko sa kanya na nagagalit siya, ako minsan galit din ako dahil yung gusto ko, manaig, pero iniintindi ko na lang siya yung sinasabi niya sa akin na huwag magtatrabaho ka pa, mahirap mangamuha. Kaya siguro parang inadya rin ni Lord na makinig ka na lang sa asawa mo na alagaan mo na lang yung mga anak mo para may kasama sila. Ang ika-anim at ika-huling yugto naman ay ang Universal Principles. Ito naman ay ang pagdedesisyon sa kung ano ang tama sa mali base sa pangkalahatang prinsipyo. Ang isang individual ay tumitingin sa konsensya ng iba, pinaglalaban ng hustisya, at pagkakapantay-pantay. Ang halimbawa ng tao na nasa ilalim ng yugto ng Universal Principles ay ang kilalang personalidad na si Mohandas Karamchand Gandhi o kilala bilang Mahatma Gandhi dahil sa kanyang ahimasa o non-violence na nagpapakita ng kasagraduhan ng bawat buhay. Ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang pag-uugali, kaisipan, at pagdedesisyon na habang tayo tumatanda ay siya munting-munting lumalago. Kaya ito ang nagpapatunay ng mga karanasan na umabata pa lamang tayo ay isa sa pinakamahalagang parte ng buhay ng ating kabataan. Naparusahan ka man o hindi, sumunod ka man o hindi, ang lahat ng ito ay may impact sa kung ano ang magiging kalabasan nito sa ating pagtanda.